Mr. Chair, si Mr. Duterte na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, palian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang priso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Well, hindi ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa lupa, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Dabaw man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi ito katulad dito? Nito, katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating ng ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Mm-hmm. So ganun na po ba ka-cheap? O wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga.